So, ang gagawin ngayon natin ay controlling bulb using naman ay ating photosensor. So, ito is nabili ko sa Lazada. Photosensor, 220 volts, 10 ampere. Okay? So, meron siyang tatlong leads. So, meron siyang red, black, and then white. So, tuturo ko sa inyo kung paano gumamit nito, controlling yung ating bulb without any manually na pag-switch na siya sa kanya. So, automatic na yan. So, ibig sabihin, pag photo sensor, nakadepend siya sa liwanag ng araw para siya is mag-off yung ating bulb, and then kapag madilim, mag-on yung ating bulb. Okay? So, materials na kailangan natin. So, meron ako ditong receptacle bulb, 4 inches, and then CFL. Pero any bulb, okay lang, walang problema. And then yung ating circuit breaker as yung ating source, and then connecting wires, and then yung ating tools na gagamitin. So, kinunek ko na yung mga wires na kailangan natin for each component. So, yung bulb, receptacle bulb natin, nilagyan ko siya ng color-coded na wire. So, yung isa is white, and then yung isa is red. Same as yung ating photosensor, meron naman siyang leads out na dito na white, black, and then red. So, yung ibang photosensor na bibili, minsan ito yung white na to ay kulay gray. Okay? And then, yung ating circuit breaker para sa ating source, so, nilagay ko sa kanya is yung blue and then red. So, ang purpose natin para sa color-coded o color-coding natin na wires para mas madali natin ma-identify. Kasi pag puro siya black, pwede natin siya, kung hindi pa natin masyadong gamay na gumawa ng ganito o mag-install ng using photosensor, nilalagyan siya ng tagging. Okay, para ma-identify kung nasan yung line 1, line 2, and then yung mga para sa sensor. Tingnan natin ngayon yung ating mga wires. So, yung red para sa galing dito sa ating bulb or receptacle bulb, i-coconnect natin ngayon ito sa kulay red na leads na ating sensor. So, pwede mo yung gamitin ng mga splices and joints na mga iba't ibang klase ng splices and joints. So, since ito is joining naman, so, pwede mong gamitin dyan. It's either rat tail o kaya naman Western Union para mas matibay. Okay? So, pa ganyan. Ngayon, kung halimbawa yung iyong wires in reality na pag-install mo nito sa bulb natin, minsan is solid wires. So, gamitan natin ng tools. So, since ito is more on practice naman para sa connection natin ilaw. So, yung red connected ngayon ito sa red ng ating wires para sa photosensor. And then yung white, naman is connected din ito sa ating white dito sa ating receptacle bulb. Iko-connect mo siya ngayon dito. Now, para saan ngayon yung isang block? Yung block na to, ito yung para sa ating source na isa. Okay? And then, itong white, iko-connect mo din ito sa isang linya sa source. Okay? So, i-consider mo ngayon yung isang, yung block mo dito sa photosensor is as the line 1. Connect mo ngayon dito sa line 1 ng ating source. Okay? Then, yung source niyan sa ating circuit breaker. Sa ating circuit breaker. Pag ganito. So, ito yan. Okay? So, connected siya ngayon dyan. Now, yung isang line natin galing papunta sa source, yung sa source natin, dito ngayon, i-coconnect mo yung white o yung para sa common ng ating photosensor na connected din sa linya, isang linya ng ating receptacle bulb. So, i-coconnect lang natin yun doon. So, ibig sabihin, yung sa white, connected yung isang wire galing dito sa photosensor and then yung isa galing dito sa ating receptacle bulb. Okay? Thank you.
Okay. Connected na ngayon yung ating mga wires. Yung white na isa dito sa ating linya para sa ating ilaw o yung ating load na connected din sa white ng leads ng ating photosensor. Na connected din yung ating white ng lead sensor natin and then sa linya ng ating bulb or yung ating load connected sa line natin para sa source. Okay? And then yung red, connected ngayon ito sa red na leads din ng ating photosensor. Yung black para sa common, connected sa isang linya. Okay? So, ibig sabihin niyan, kapag maliwanag, mag-o-off yung ating bulb. And then, kapag madilim na, mag-o-on yung ating bulb. So, try natin ngayon. So, on natin yung ating circuit breaker. Okay? And then, wala siya ngayong ilaw. Pag halimbawa ngayon, na itatakpan natin yung ating photosensor. Photosensor, takpan natin para siya magkaroon ngayon ng ilaw o mag-on yung ating bulb. Ayun. So, nag-on na ngayon kasi wala na sang, nasa sense na liwanag yung ating sensor. So, mag-on na yung ating bulb. Kapag maliwanag ulit o umaga na, so, automatic mag-off na siya.